Yes, umpisa na natin, Ted. Of course, diba, before we start, diba? Before we start, ang isa kong pakiusap sa inyo, ay i-share natin ang ating mga video kung sa tingin nyo ay may matututunan ang ating mga kababayan, hindi lang sa iba-ibang parte ng mundo, kung hindi pati dito sa Pilipinas. Kasi, ngayong araw na to ay magkakasama tayo. Don't worry, I will let it most of your time. Just less than 1 hour ay makasama namin kayo. 30 minutes lang, di ba? Makasama. 15 minutes sa Q&A. Malapit na matapos. Unless mahaba yung Q&A nyo, ano? Yeah. Pero masaya to, Yeah. Start tayo, Ted! Game! Ang ating... Ang title natin ngayong araw na ito ay... Learn in time of COVID. Balik tata. No, learn so, in times of COVID. Ibig diba? Sabihin, di ba? Habang naka-quarantine tayo, habang nagsistay home tayo, let's make it productive. Yeah, napakagandang opportunity na sama-sama tayong mag-aral, mag-level up para pag namatay na ang coronavirus na to, mas malakas stronger pa tayo sa kanya. Yes. Kaya ngayong araw na to, 'di ba? Balikan natin. Ano nga ba ang tatlong financial tips? Yung anong tatlong tips na natutunan mo nung itong convict na to? Yeah. Diba? Parang ano ba natutunan natin? Financial, yeah. Financial. Hindi, yeah. Hindi love life, financial muna tayo. Sige nga, tanongin nga natin. Kayo? Baka may nakakuha na nito, ituturo natin. Sila? Bilang parte ng revolusyon at ilang taon na tayo magkakasama, we wanted to share this sa lahat ng mga kapwa natin. Ano ang inyong realization financially in times like this? I-chat nyo nga yung tatlong o isa na financial lesson. Sa muna. No, na learn nyo from this time na COVID. Ano yung natutunan nyo? Ito pag nangyari na yung COVID, ano yung financial lesson or ano yung mga naalala nyo dapat ginawa ko? Ginawa ko kaya masaya ako ngayon. Ano yung mga lesson? Wow. So, umpisa na natin. Emergency fund talaga. Sabi nila emergency fund eh. So, pag uumpisa natin, ito naman yung tatlo namin. No, tatlo namin na realize namin na in times of ganito ng emergency, ano yung dapat natin na nagawa or gagawin? Yeah. Ito yung una, Ted. Which is very important sa mga hindi pa nakakaalam na kababayan natin sa buong mundo. Ito po yung mga dapat natin paghandaan sa susunod na meron namang calamity, di ba, na pandemic. Come on, bring it on! We are not afraid! Kasi ito ang number one tip na dapat alam natin. Which is... Have an emergency fund. Yay! Tama sila sumagot. Talagang we are one in mind na. Kaya nga dapat natin i-share ito. That hindi pwedeng tayo lang ang nakakaalam nito. Dapat maraming tao sa mundo ang nakakaalam. Diba, Terrence? Sana nga, diba? Sabi ko nga, Ted, diba? Nung nag-usap tayo. No, sana nga, nakinig sila. Yeah. No? So, napakadaming beses na po namin umikot. Hindi lang kami mag-asawa. Represented also by different fridge rainbow ambassadors sa iba-ibang part ng mundo. Lagi nating ini-emphasize talaga natin. Sinasabi, kailangan tayong mag-alat ng emergency fund. Diba? Ngayon, let's talk about emergency fund. Para naman doon sa mga kababayan natin na hindi nakapaghanda, na ngayon lang nalaman, kailangan pala may emergency fund. Sige nga, tanungin ko nga kayo. Okay. Ilang buwan na emergency fund ang dapat tinabi natin? Yun, tingnan natin. Sino magaling ha? Sino? Kanina, puro kayo. Alam nyo ha? Sige. Alam. Sige. Kaya din, ilang buwan dapat ang emergency fund natin? 3 to 6 months. Bakit ba 3 to 6 months? Di ba alam na natin yun? I-remind ko kayo. So, halimbawa, ang sahod. For example, sa Italy, ang normal na sahod ay 50,000 minimum. Wow, 50,000. Sabihin natin, 50,000. So, sabi nila, dapat daw may emergency fund na 3 to 6 months. So, okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang 50,000 monthly mo, dapat meron ka 150 at least minimum or 300,000 okay. Na nakatabi lang sa bangko para kung may emergency, panghugot mo anytime. Meron kang magagastos. Oh. Yan, hindi ko na kayo tatanungin kasi baka wala kayo may sulat. Meron ba dyang merong 150,000?
So, ang tanong ko lang ha, ang tanong ko, taas kamay, chat dyan, yung nag-ipon ng emergency fund. Yung nag-ready. Yung, nung nalaman niya sa atin, especially na dapat pala may emergency fund, nag-emergency fund sila. Dahil nung nag-attend ng seminar, nagtabi ng emergency fund. Ano nga, chat nga dyan, sabihin nyo, ako, yes, ako, nagtabi, ako. So, yes, palakpakan naman natin, matabi, yes. Diba? Ang lahat ng ating mga kababayan na talaga nakinig. At, ngayon po ay nagkakatotoo na may emergency calamity, pandemic pa, meron tayong nahugot. At nakakatuwa nga, Terrence, diba? Kasi marami ako nakita na nagpo-post sa Facebook na nagpapasalamat sa Preach Revolution, diba? Marami ako nakita na yung pushcart niya, kanina nakita ko is Ninyo from Abu Dhabi, diba? Yes. Ninyo from Abu Dhabi, nakita ko na salamat sa Preach Revo. Tapos pinakita niya yung resibo niya. Kasi may emergency fund siya. Yes. Pero pa, ang kanan ako nakita is from Milan. Diba? Ganyan din. Nasitapot siya ng grocery din. Yes, diba? Kasi sabi niya, nagpapasalamat sila kasi nakilala na yung Preach Revo. Kasi ever since talaga, tinuturo natin gaano ka-importante ang emergency fund. Sir Terrence, para naman sa kaalaman ng mga bagong nakikinig sa atin, di ba? Ano ba ang emergency fund? At yes, paano ba nila iaalat ito? Para hindi na mangyari ang ganitong... Yes. Yung emergency fund is yun nga, kailangan ilagay mo yan sa banko. No? Lalagay mo as savings, ibig sabihin, yung hindi papautangin mo kasi hindi mo na makukuha pag emergency. Kailangan, pag emergency, makukuha mo kaagad. No, so, normally, it's 1, 2, 3, 4 months, 5 months, depende, di ba? Sinasabi ko, bakit 3 months to 6 months? Kasi, normally, ito yung kailangan na time para makakuha ulit ng bagong trabaho. Minsan, hindi naman kailangan emergency na ganito kung hindi nawala ka ng trabaho, yeah, namatay yung amo mo. So, ito yung opportunity mo to find another job. So, while finding another job, mayroon kang tinabi na emergency fund. So, very simple to, sasabihin niyo, paulit-ulit na yan, Terrence, paulit-ulit na yan, Terrence. Ang tanong dyan, ginawa niyo ba? Diba? Kasi, hindi na sigurado ako, darating yung emergency. No? Marami emergency darating, ang tanong, handa ba tayo? Kaya minsan ako, hindi ako makakatulog sa gabi kasi may lumalabas na mga news sa Pilipinas, diba? They're worried na baka mamaya, pag tumagal pa itong lockdown na to, paano yung mga tao na no work, no pay? Paano yung mga tao na walang tinabi? So, saan sila kukuha na pagkain? Oh yeah, actually, iniisip ko nga, diba, ang sarap ng feeling na makita mo sila na natutulungan mo at napapatawa, diba? Yes. Like kahapon, namili tayo ng ice cream. Pero, itong pandemic na to is, as much as possible, our contribution is, huwag ka muna lumabas ng bahay. Stay home. No, diba? Stay home. Yeah. Diba? So, yan pala yung emergency fund, di ba? 3 to 6 months ng sahod mo or ng income mo ay itago mo. Yes. Di ba? Tapos, ito ha, of course, wag naman lahat na napera, sobrang laki, 1 million, 2 million, 3 million, 5 million, nilagay mo sa emergency fund kasi takot na takot ka sa emergency. Mm-hmm. Kung lagi mong iniisip yung emergency, araw-araw iniisip mo, darating nga sa'yo yan. Yeah. Diba? So of course, huwag mo naman lagyan sa lahat sa emergency fund. Kasi ang emergency fund, pag nilagay mo sa banko, yung 1 million mo, after 10 years, 1 million pa rin. Yeah, of course. Pero yung halaga niya, hindi na kasing halaga ng 1 million dati at saka yung ngayon. Mm-hmm. So yan. So I'm sure may natutunan po sana kayo na emergency fund ay number one na napaka-important. Ang tagal na natin tinuturo to, yes, ngayon lumabas na lahat tayo na apektuhan. Walang dahilan. Walang dahilan na, ay, nagbabayad ako, may investment ako, wag muna yung emergency fund. Hindi. Always a lot. Isipin mo, kung 3 years ago pa, nagsastart ka na ng, let's say, 1,000 monthly, 1,000, di ba? So, in 1 year, mayroon ka ng 12,000. In 3 years, mayroon ka ng 36,000. Eh, paano naman kung labis-labis ng kanilang pera? Diba? At ayaw nila ilagay sa emergency fund? Yeah. Marami po kami maituturo dyan. Umattend kayo ng mga susunod na seminars at training sa mga Fritz Revo Center sa iba-ibang parte ng mundo. Kasi ito po, emergency fund na isa lang aspeto ng ating kaperahan kung saan ilalagay. At dito, tinuturo namin
kung ano-ano pa ba, saan-saan, ang dami kong pera, saan ko ilalagay? Emergency fund. Okay, so, pangalawa naman tayo, Tet. Emergency fund. No, pangalawa, una, emergency fund, di ba? Kailangan may emergency fund. Tapos, na-realize din namin, nung nag-emergency na nga, itong COVID na to, na-realize ko rin na importante pala itong pangalawa. Ano yung pangalawa, diba, na yan? Na practice diversification. Teka. So, ang diversification ay ganito. Pero Terrence, ano? Sa mga may asawa, bawal ang diversification. Yes. Tandaan niyo yan. Pero dito, sa mundo, sa financial na, diba, aspeto, diba, sa buhay, dapat may diversification ka. May dalawang klase diversification, no? Isa is within category. Okay. Ano ba yung within category? Within a category. Within a diversification within a category. Isa yan, ano una. Ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? Kung nag-i-invest ka, syempre sa una, kung isa lang, eh syempre wala kang choice. Isa lang eh. Diba? So, first time investor ka, isa lang ang pipiliin mo. No, so whether pumili ka ng lote, whether pumili ka ng house and lot, whether pumili ka ng condo, of course tatapusin mo muna 'yan. But once you have decided na natapos mo na 'yung isa, pangalawa na, then pumapasok na 'yung decision mo kung magda-diversify ba ako within category. So ibig sabihin, pwede isang lote, isang house and lot, isang condo, may mga farm, may mga roland, no? So ano ibig sabihin ba bakit kailangan mo mag-diversify, no? Kasi every time mag-diversify ka, mas less yung chance na babagsak ka. For example, mayroon kang condo sa Maynila, mayroon kang farmland sa probinsya, mayroon kang house and land sa ganito. So for example, sa mayroon kang bakasyonan sa Tagaytay, tapos na may konting nangyari sa Tagaytay, so at least by diversified ka, mayroon ka rin kondo, di ba, sa Maynila, tapos or may kondo naman sa Maynila, nakagulo sa Maynila, mayroon ka namang ibang property sa Tagaytay. Nagigit, no? Kasi hindi natin masabi, darating yung emergency, darating, maybe sa Maynila hindi mapapaupahan, mayroon kang paupahan sa Cebu. At saka ano mo, diba? Hindi mo masabi, you never know, di ba, kung ano mangyayari in the future, di ba? Sino mag-aakala na, for example, yes, ang condo na dating 900,000 lang ngayon ay 3 million na, di ba? So, ito yung diversification in the same category. Yeah. And we discuss about diversification in the category of real estate, di ba? One category yan, real estate. Tapos, so next, mayroon din tayo tinatawag na diversification, different category naman. So, number two is diversification in different category. So, ano naman yung diversification in different category? For example, mayroon tayong mga kasama na may mga nakausap ako, heavily invested sa stocks. No? So, pag heavily invested ka sa stocks, importante pala na kailangan mo rin pag-isipan na kailangan hindi puro stocks lang pala ang investment mo. Kasi, eto lang, kanina umaga lang, Ted, nag-research ako. Noon sa MarketWatch, no, na website, nire-research ko yung performance ng Philippine Stock Exchange natin. No, isipin mo ha, yung 5-day na performance niya, parang ngayon at saka yung last 5 days, bumagsak na yung stocks ng 17.52%. In just 5 days, 17.52%. Tapos, yung 1 month, pag binalikan mo yung 1 month, ang binagsak na is 35.16%. Kung titingnan mo yung 1 year, Ted, no? 1 year, ha? Kung nag-invest ka ng 1 year, last year nag-invest ka, tapos ngayon, negative 40.37%. Kaya nga sabi nila, ang stocks, eh kung mahina ang puso mo, di ba? Yes. Medyo baka atakihin ka, di ba? So, pero, it's still part of diversification, yeah. Pero, you must know the different basket kung saan nyo ilalagay yung, yes, inyong very hard-earned money. No, for example, naglagay ka ng 1 million last year, ngayon, pag binenta mo, 600,000 na lang yun. Because bumaba siya ng negative 40%. So, yung mga nagsastocks dyan, I would recommend you na to look into real estate. Kasi si real estate, kasi ang sabi nga ng mga ano, yung mga magagaling talaga tet sa investment, yung mga 1%, yung mga sobrang grabe, sabi nila, ganito lang daw yan. Ang stocks at saka bonds, di ba? Dalawa naman yan, di ba? Ang stocks daw pataas, si bonds pababa. Mapangan lagi yan pabaliktad. Si bonds naman tataas, si stocks naman pababa. No? Ang maganda daw sa real estate, nasa gitna siya.
Safe! Diba? Safe. Kasi pag isipin mo, yung Tagaytay, nung sumabog, may bumababa ng 30%, 20%, wala naman. Yeah, ako gusto, diba? Gusto ko bumili. Sabi ko, bibili ako. Wala naman ako mabili na less 20%. Yeah, diba? Pero ngayon naman, balik na ulit sa dati, nakalimutan, still real estate. Real estate pa rin, hindi naman bumagsak ang price ng 40%. Yes. Diba? At isa pa, okay, sige, for example, ngayon, real estate, meron akong paupahan, diba? Meron akong paupahan. So, ang effect, comparing, diba, sa stocks, bumagsak na ng 40%. Pero dito, kung meron akong pinapaupahan, the most na nangyayari ngayon is, like pinaupa sa akin, sa aking commercial, may kuusap na, pwede ba ng discount doon sa aking rental payment ng March kasi wala talagang masyadong kliyente. So, kung diba? Muna ka ba yan? Ha? Libre mo muna sa buhay. Ayoko nga, hindi ko siya joke. Oo naman, di ba? Siyempre naman. So, yun, naman, that small yung effect niya. Yes. And of course, hindi siya nawawala. Andun pa rin. Tapos yung value, it would, kahit worst nangyari sa US, di ba? Worst nangyari sa US, wala naman bumaba ng 40, 50, 60%. Di ba? Wala. No, normally 20-30% maximum na, tapos pataas na pataas na naman. So, yan din tanong si Hubert Madubay from Paris, di po ba na affected ang rental business since total lockdown? Yes. Of course, that's what I'm telling you, 'di ba? Kahit paano, affected talaga, imposible wala. Lahat na negosyo. Lahat ng pinakamayaman, walang mayaman at mahirap sa panahon ngayon ng pandemic. Lahat tayo ay maaapektuhan, 'di ba? So, of course, Hubert affected siya, but I was just comparing yung effect. Yung value ng effect. Diba? Sa real estate, for example, at saka versus nga kung ano ba yung isang category, which is stocks, diba? So, mas lagi tayo nasa safe mode. Yeah. Diba? Parang mas ano, kung mahina yung puso mo, diba, just yeah, imagine. No? Yan, nalugi po kami ng 1 million stock, so 1 million sa diba stocks here, diba? Diba pa rin ang real estate. No? Tapos yun nga, kung ang problema kasi natin yung mga Pinoy, madali tayong matakot. Diba? Madali tayong, pag takot na tayo, bebenta na natin, lugi. So, dyan ka, malulugi. No? Kung yeah, yung mga mayayaman kasi, sa sobrang daming pera, hindi nila kailangan yung pera. Pabayaan ko 20 years yan. No? Yeah, so, of course, ang atin namang advice tayo sa kanila, as a beginner, di ba? Na tinuturuan pa na namin kayo mag-invest, di ba? The safest is to put your money sa real estate. Kasi hindi ka matatakot. Kung para na tayong yung, para na kayo na yung mga millionaire na diversify na, diversify nyo na within category, tapos maybe pwede na. Yeah, kasi kaya mo na kahit mawalan ka ng 1 million, okay lang, di ba? Yes. Eh, sige nga tayo, mawala ng 1 million ngayon, di ba? Or 2 million, di ba? Sakit so, na, hindi ka makakatulog niyan. So, kaya, dito na tayo sa save. Iniiwasan ko. So, okay ba tayo dun? So, yung una, no, emergency fund, kailangan may emergency fund ka. May natutunan ba kayo? Pachat na mami, may natutunan kayo. What pangalawa, no, is to practice diversification. Of course, when sabi ko nga kanina, pag nag-start ka pala, isa muna. And the best, sabi ko nga, the ultimate investment for a Filipino na nasa abroad or for a Filipino, it's always real estate. Kasi real estate, pag ganun-ganun ka lang, swabing-swabi lang, para hindi ka malatakot. Parang pang-panty lang siya, times like this, sige nga, ewan ko kung mamamatay ng pandemic yung mga, ng virus corona na yun, yung mga lupa. Pati hindi magsisiro. Yun ang maganda doon, hindi magsisiro. So, clear po tayo doon, no? Yan, learning ba? Learning. So, again, no? Iba yung alam, iba yung ginagawa. No? So, again, pa-chat po kung may mga question. Mamaya, mag-Q&A tayo, ha? This is an opportunity for you to ask us yung experience namin. 20 years na pala kami, Ted. 20 years na pala tayo. Experience natin sa real estate na international. Grabe. So, ang number one na financial tip natin is emergency fund. Yes. And now we are on the number two, which is diversification. Yeah. And under diversification is you need to diversify within the category muna. Tapos later, kung marami ka na, different category na. Diversify in different category yung inyong pera, di ba? Yes. And yung pangatlo. Ano naman yung pangatlo? Sa tingin niya, ano yung pangatlo? Go! Ano na, create multiple income stream. Naku na, doon din niya sa book namin. Ulit na lang sabi ko. Nasa ba yung book ko? Paulit-ulit ko na lang sinabi. Ano ba ito si Teres? Paulit-ulit lang yung turo. Pero kung ginawa mo yung lahat nasa libro, nakangiti ka pa ngayon. Yeah, actually. Nandali na ha? Sige, tuloy mo yan. Kukuha ko ng sa Kateba libro.
Di ba tama yun? Kung ginawa lang natin lahat. Sabi ko, yung pangatlo, na-realize ko, importante para itong multiple income stream. No? Iba yung tinuturo mo, iba yung nasa action na eh. Iba yung nangyayari na tapos, ay salamat, meron akong ibang income stream. Kasi kung nasa, isipin mo teta, nasa Milan pa tayo. No? Ang trabaho namin dati, no work, no pay. Yeah. Diba? Tapos, kung ang trabaho lang namin ay isa lang, eh kung nangyari to, convict na to, o any emergency, saan ko kukunin yung panggastos ng mga anak ko, ng sa amin? Patay na tayo ngayon, di ba? Buti na lang, no, marami tayong multiple income stream. So, yeah. Nawala ngayon yung takot, nawala ka agad yung fear, nawala yung sakit, kasi prepared tayo. Okay, sabi ko, lahat ng ano namin, sabi ko, ito lang gawin nyo, basahin nyo, tapos gawin nyo. No? And I'm sure, kahit may epidemic, kahit may pandemic na yan, at least, mas bawas yung fear nyo. Mas bawas yung worry nyo, kasi alam nyo, na secured, as far as financial is concerned, secured kayo. Yeah. Ilan yung Terrence, diba? Of course, yung nga, kung may side hustle ka, diba, mas okay. Bakit? Bakit importante may sideline? Kasi if you want to go home free and rich sa Philippines, hindi pwede isa lang trabaho mo. Kaya ina-encourage ko nga, diba, ako nung nagtatrabaho ako sa bodega tet, diba, sa weekend, may sideline ako. Sa gabi, may sideline ako. Sumasama ako kay tet, nagbebenta ako ng property. So, meron akong income na fix, tapos meron pa akong income na galing sa freedom business tinatawag ko, diba? So, pag tinoble mo yan, may dalawang income stream na ako. Kahit mawala ako ng trabaho, meron ako nito. Pag wala naman akong benta, meron naman ako ito. Eh, paano kung marami akong income stream? Yeah. Then, okay. Safe na safe ka. Fortunately, mas lumaki na yung income natin dun sa sideline. And I am hoping na lahat ng mga nagsa-sideline, diba, ay dumating ang panahon na mas lumaki na yung income nyo dito kaysa dito sa fix na yes. Na wala tayong kalayaan, di ba? So, yun yung hope natin, di ba? Pero as a start, kung tayo ay nasa abroad, huwag ang hindi kayo maghahanap ng sideline. Yes. Di ba? Kasi mahirap na umasa lang tayo dun sa pambuha ng sahod, tas nasa ibang bansa tayo, di ba? Hindi mo masabi. Kagaya na yun, maraming biglang pinapauwi. Oh, nabasa ko, Qatar Airlines, di ba? 200 ba? 400 ba? Nawala ng trabaho. Eh kung paano ko, yun lang yung source of income stream nila. Kaya sabi ko, in times like this, durup-durup yung puso ko. So sana sabi ko, sana nag-attend sila ng seminar natin. Sana ginawa na nila yung tinuturo natin. Kasi kahit mawala sila ng trabaho, mayroon ka pa rin silang other source of income. Sana marami po makapanood nito ng mga kapwa natin Pilipino na saan mang parte ng mundo, kahit po nasa Pilipinas, ang amin pong formula ay kahit saan pwede nyong gamitin, no? Don't depend, sabi nga ni Miss Sophie, di ba? Alam na rin niya na don't depend on just one single income. Di ba? Always make sure na meron tayong other stream of income. Na kung mawala man itong fix, kagaya naman nangyayari ngayon, marami na wala ng trabaho. Ay, meron kang masasandalan. Yes. Nakakatuwa ka, di ba, Terrence? Itong binibigyan nating opportunity sa kanila, di ba? Aside from continuous learning, joining our mission activity every year, di ba? Aside from world-class training na binibigay natin, di ba? Aside from turuan sila mag-invest ng kanilang hard-earned money, one of the perks of being part of Free Travel, di ba, is to give them a business. Yes. Diba? At ito yung manong, of course, we can only share what we experience in life, diba? At ngayon, yung mga sumali sa business natin, grabe. I'm sure, kahit na time ng pandemic, ang inyong mga text, ang inyong ang daming do not reply. Tama ba? Diba yung tawag namin freedom business? Kasi, ang maganda dito sa Free and Rich Revolution, no, we don't just teach, no, theory o ideas, we also have the vehicle. Mm-hmm. Yung vehicle na, gusto ko na, anong gagawin ko, anong vehicle ko, meron din. So, sinasabi namin, may freedom business tayo.
ano ba yung freedom business? There's two ways. No, for you to have a business, freedom business. Yung isa, marami, bumili na ng mga property, nag-invest, pinapaupahan. No, so at least every month, may monthly sila. No, isang site na yon. Tapos may upas ng income na trabaho. Tapos, sumali pa sa business na nagpo-promote sila ng mga products. Diba? Ng mga real estate products ng partner natin na developer. So, may promotional fee sila. So, isipin mo, tatlo income stream nila. Yeah. Diba? Eh, paano kung mga managers pa natin, mga business partner, meron pa silang allowance? Di, apat na. Oo. Diba? So, isipin mo, apat na tumawala man to isa, nakatayo ka pa rin. Diba? Lagi yan, dapat nakatayo ka pa rin. Kasi hindi pwede isa lang. Pag nabali to, bagsak ka na. Pero kung nakatatlo ka, nakaapat ka, then, kahit anong mangyari sa isa, buhay ka. Sabi nga nila, andyan na naman si Donald Reply. Wow, tuwa-tuwa sila, no? Ilan sa inyo ang patuloy ang pasok ng Donald Reply? Diba? Yeah. Diba, patuloy ang pasok? Eh, yun lang. Make sure na hindi nyo naman inuubos ang galing sa Donald Reply. No. So, no? Iba yung traditional business, iba yung freedom business, no? So, yung mga hindi pa sumasali sa amin, yung mga first time na nanonood o manonood, pasyal kayo sa Fitch Repo Centers namin kasi mayroon kami tinatawag na freedom business na wala kailangan kapital. Hindi kailangan produkto na masisira o malulugi. Diba? Hindi na nanakaw. Tapos kung wala kang benta, wala kang lugi. So yun yung maganda sa freedom business. Not katulad ng traditional business. Marami ako mga kababayan na nag-ipon, nagtayo ng mga piggery, nagtayo ng mga farm, nagtayo ng mga ganun. Tapos after 5 years, after 3 years, balik na sa abroad. Pinaghirapan na 10 taon, inipon yung 10 milyon, nalugi, zero, bumalik na. Sa freedom business, walang lugi, lagi lang panalo. Yan, di ba? At ito, sa tingin ko, ang pinaka-fit, di ba, na habang nasa abroad ka, ay matuto ka ng magnegosyo. And we are guiding lahat ng mga overseas Filipino, di ba, paano magiging successful as a businessman by providing them a business while abroad. Para pag umuwi ka ng Philippines for good, alam mo na kung anong gagawin mo kasi kasama nyo kami sa journey na ito. Diba? Ang tawag ko nga dyan, learn and earn. Diba? So habang nagle-learn ka, wala kang experience sa sales, wala kang experience sa business, nagle-learn ka pero sabay nag-earn ka na. Para once na-earn mo na, then pag uwi mo, any business you want, meron ka ng puhunan. So again, okay. Ini-invite namin ha sa lahat ng mga isa lang ang income stream, no, empleyado, walang ibang income stream, sumali kayo sa amin, no, sa Fitch Revolution, follow us, tapos enroll dun sa freedom business namin. Tapos yung mga nagsa-sideline na, yung mga nagkakanin, yung mga nagbebenta mga products, 'di ba? Yung mga nasa MLM, yung mga nasa ano pa ba, mga ibang lahat visit our Fitch Repo Centers kasi dito proven na simple pa, doable, duplicable pa na system. Just imagine, di ba, ang dami nang nakinabang sa freedom business. So hindi ibig sabihin mayroon kang isa, okay na, sumali kayo, dagdag kayo yun sa amin kasi later ma-realize nyo ito pala ang pinaka maganda powerful na business na to. Yeah, so, and of course that change our life, di ba? Yun ang nagpabago sa buhay na yung magas, especially sa akin. Kaya nagpapasalamat ako talaga ako sa opportunity na to. At maraming salamat din po sa lahat ng mga Fitch Repo advocates natin, ambassadors, na patuloy na sinishare ang sikreto ito sa napakaraming kapwa nating Pilipino sa buong mundo. Saludo ako sa inyo, di ba? So ulit yung content ha, ang una na natutunan natin, na-realize natin, na financial lesson is have an emergency fund. Pangalawa, practice emergency fund 3 to 6 months. Depende. Kung sobrang galing mo, baka pwede 1 month lang kasi alam mo may trabaho ka na kaagad, 'di ba? Or kung hindi naman, baka 3 to 6 months. Tapos pangalawa, practice diversification. No, ano ibig sabihin ng practice diversification? Within category muna, tapos different category na. Tapos, ang pangatlo is create multiple income stream. Huwag tayo umasa lang sa isang source of income, dagdagan natin. And I would like to encourage you to join us, tapos sumali kayo sa freedom business kasi ito yung pangalawang income stream nyo na sa tingin ko magiging matibay na pundasyon nyo. So, yun yung tatlo. Wow!
ka. So I hope po na lahat ng mga nakapakinig sa amin na nandito ngayon ay i-share natin itong learnings na tinuro ng ating Fritz mentor para po, di ba, we are 4x4 leaders, di ba? We are Fritz Rebel Advocates and Ambassadors and we are here to share and inspire ang napakarami nating mga kababayan. But in any case, dumating ang panahon, may bago na naman pandemic, di ba? Hindi na natin masyadong paproblemahin kung walang pera, pati gobyerno, pinaproblema tayo, di ba? Mabawasan naman. At dumami ang mga free and rich sa iba-ibang parte ng mundo. If you truly care, share whatever na makaka-spark, makatulong sa lahat ng tao sa mundo. Give love sa kanilang lahat. Ano po? Yes. So, with that, Maraming salamat sa inyo. See you tomorrow. Huwag kayong mauuta sa amin dahil maganda ang pag-uusapan bukas. And with that, ang sigaw ng revolusyon sa buong mundo para sa mga overseas Pilipino. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Dinig ko kayo. Laban na RW. Fritz Your Life!